Habang patapos ang taong 2011, naging abala ang mga tropa ng Sandatang Lakas ng Pilipinas sa pagtulong sa mga sinilanta ng kalamidad sa Northern Mindanao at ang ganitong mga operasyon ay hindi na bago sa mga kasunduluhan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit minamadali ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng mga modernong kagamitang pansagip ng buhay tulad ng multi-role vessel para sa Philippine Navy, malalaking helicopters at aeroplano sa hukbong panghimpapawid ng Pilipinas at mga amphibian tanks naman sa hukbong katihan ng Pilipinas. Ang mga ito at iba pang mga mahalagang makabagong kagamitan ang matagal nang nakahilera sa modernization program ng AFP, maraming taon na nakakalipas na ngayon ay nagkakaroon na ng katuparan sa pag-upo ng kanilang bagong Commander-in-Chief, President Benigno Aquino III. Ayon naman sa bagong AFP Chief of Staff, Lieutenant General Jesse De Llosa, kanyang ipagpapatuloy hindi lamang ang AFP modernization program na nasimula na ng kanyang mga predecessor sa mga nakalipas na panahon. Ipagpapatuloy ko lang, but my priority now is yung ating modernization ng AFP, yung ating preparedness in case of disaster, at yung ating IPSP, yung campaign plan natin dito sa bayanihan. Si AFP Chief of Staff Lieutenant General Jesse De Llosa, tiniyak naman ni Defense Secretary Voltaire Gasmin na kasama sa mga programa ang mga mahalagang kagamitan na kakayanin ng budget para sa AFP. Well, kasama yon sa ating mga programa sa plano natin. These are modern equipment which we necessarily need in the armed forces. As much as the money can afford. Sinabi pa ni Gasmin na sa susunod na taong 2012 ay kanyang tututukan ang modernization program ng AFP. Oh, for the next year, my plan is to pursue aggressively the modernization program and the capability upgrade of the Armed Forces of the Philippines. Inaasahan din ni Gasmin sa bagong Chief of Staff ng AFP, General Jesse De Llosa, na magiging agresibo ito sa programa ng modernization sa AFP. Sa bagong AFP, inaasahan natin na ipagpatuloy niya yung mga reformang naumpisa ni General Oban at to continue and continue the good image of the Armed Forces. At saka pag-uusapan namin at ipupurso namin aggressively upang sa ganoon makamit natin yung ating mga modernong mga kagamitan at saka yung mga kinakailangan i-upgrade ng mga kagamitan ng Armed Forces. Si Defense Secretary Voltaire Gasmin, bilang patunay na seryoso ang administrasyon sa AFP Modernization Program ito ay ang pagdating ng USS Hamilton Cutter na inangkat ng gobyerno sa US Coast Guard at pinangalan ng BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy. At inaasahang darating pa ang isang katulad nito sa susunod na taon ayon kay Flag Officer in Command Vice Admiral Alexander Pama. Kung ating masusunod yung ating tinatawag na capability upgrade program, meron po mga nakahilera o nakapila na mga kagamitan na gusto naming makuha. At ito naman ay kung meron ng mga inailaan na pondo. At kung ito'y masusunod, meron tayong mga siguro mga isang barkong malaki pa. May mga gamit din yung ating mga mandirigmang mga marino at pati na rin yung mga sasakyan na panghimpapawid gaya ng mga helicopter na siya makakatulong sa ating modernisasyon. Makakaasa po yung ating mga kababayan na ito ay kung ano man yung mga kukunin natin, ito ay alinsunod sa isang nakalaan na strategiya at ito'y dadaan sa tamang proseso, lalo't lalo na na ito'y magiging tinatawag na bukas sa pagsusuri ng ating mga mamamayan. Si Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Alexander Pama. Gayon din ang proposal ni Air Force Chief, Lieutenant General Oscar Rebena, na umaasang magkakaroon ng mga makabagong jet planes at multi-role plane ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas sa hinaharap na magagamit hindi lamang sa panloob, maging sa panlabas na depensa ng bansa. Yung proposal namin is, we call it a lead-in jet trainer aircraft. And it has the capability of performing that of a multi-role a fighter aircraft. Ano ibig sabihin ng multi-role? Kayang pwede mag-air-to-air, pwede rin mag-air-to-ground, pwede siyang mag-combat air patrol.
So marami siyang kakayahan, yes, capabilities. We can use it for internal security operations. We can also use it for territorial defense, maganon, to protect our territory. Si Lieutenant General Oscar Rivera. Samantala, sa hukbong Katihan naman, dumating ang daan-daang mga 6x6 trucks at mga ambulansya at may naasahan pang may karagdagang makabagong kagamitan para sa pagsakip ng buhay ayon kay Army Chief Major General Emmanuel Bautista. Continuing naman, hindi lang year-end ang deliverable ng Army. I think that for this year, na-deliver na yung mga iniintay namin deliveries. Ang huli yata yung mga mobility items, yung mga trucks natin dumating. Next year, I think meron mga further deliveries na mga equipment. Pero for this year, na-deliver na lahat yung Wala nang for the rest. Oo, okay. Yung inaantay natin. And recent yung ambulances, di ba, nandun kayo? That was the last delivery for this year. Maliban sa AFP Modernization Program, ay naging abala rin ang AFP sa mga reformang pinatupad nito na sinimula ng nagretirong si General Eduardo Oban Jr. matapos na matugurian ng institusyong pinakakurap sa sakay ng gobyerno mag-iisang taon na ang nakakalipas. At sa susunod na taon, ang mga reforma sa AFP ay tututukan pa rin upang tuluyan itong maituwid sa landas na sinimula ng Pangulong Aquino ayon kay Defense Secretary Voltaire Gasmin. And to make sure that the reforms that are in place are followed to the letter. Si Defense Secretary Voltaire Gasmin at yan ang mga reformang tinutukan ng mga opisyales ng AFP na nangyari sa loob ng taong 2011 na kanilang susundan sa susunod na taong 2012 na nakapaloob sa ating special year-end report. Ito si RH911, Bing Formento, bumabati ng maligayang bagong taon sa inyong lahat!